Habang ginagawa ko ang script na ito kabatang ay kasalukuyang game 2 ng laban ng Echo versus RSG, kaya malamang sa lamang hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Pero hayaan mo kong ibahagi sa'yo ang malalang senaryo kung sakasakaling ang makakuha na naman ang huling halakhak ay itong si Carl TC. Dito kabatang ay tila magpapatunay na huwag mong gagambalain ang isang 2-time world champion, dahil ang balik nito sa'yo ay mas masakit pa sa nag-rank game ka tapos may nag-pick ng Layla at nag-tank build. Pero pwede rin namang tuluyan ng makahanap ng katapat si Carl TC. Depende sa magiging resulta ng laban. Pero teka, kamusta ka batang? Balita ako, gusto mo ng balita. Itabi mo at ako na, kaya huwag mong kakalimutang mag-subscribe para maabot natin ang 800,000 subs bago matapos ang taong ito. Salamat! Unang-una, nais ko munang pag-usapan itong Riltukan sa pagitan ni Rene J at H2 dito, kasi ay alam naman natin na tropa yan at hindi ito yung personalan na may hidden agenda. Siyempre, kumbaga parang asaran lang ng magkakatropa, dahil ayon nga kay Rene J, mabutit hindi ipinasok si H2 noong laban nila sa Blacklist, dahil di umano malamang sa alamang ang score nito ay 3-0 agad-agad. Dito ay hindi na para makipagbiruan si H2, dahil agad-agad niyang nireplyan si Rene J at sinabing at least mas marami di umano siyang ambag noong regular season para sa kanilang koponan. Ito ay real talk namang talaga, dahil kung hindi ako nagkakamali, dalawa o tatlong beses lang yatang nakapaglaro si Rene J. Siyempre, sobrang hirap naman kasi talaga makipagkompetensya sa isang Edward na alam naman nating palong-palo sa kada laban. Dito ay may mga nagsasabi na ang bumuhat nga di umano sa Blacklist ngayon ay itong si Edward at Yue, dahil sobrang gaganda namang talaga ng kanilang performance sa lahat ng laban. Pero sa totoo lang, sa tinagal-tagal ko nang nagagawa ng content sa MLBB at nagbabalita, abay paiba-iba na lang halos ng scripts ang mga bashers nitong VYs. Unang-una ay parating ibinabato na binuhat sila ni Oheb noong M3, tapos sinundan na binuhat naman sila ni Haji at Edward, tapos noong SEA Games ay binuhat naman ni Dominic at Owl, na kung saan walang katapusang pagtanggal ng credits parati sa VYs. Pero kung usapang katotohanan lamang, dito mo makikita na sa 7 season ng VYs sa MPL na nagkaroon sila ng iba't ibang mga kasama sa iisang team, abay isang beses lamang silang hindi nakatungtong sa Grand Finals. At ayon nga sa Liquipedia ni Oh My Venus, ay makikita mong nauulit lamang ang kanyang achievements sa first at second place. Talaga namang hindi mo mahusgahan ng taong ito sa kanyang kakayahan. Tapos ang pinakamalala pa ngayong season ay ito nga, yung pinaka naging mahirap na sobrang naging struggle o daming struggle sa kanilang koponan, lalong-lalo na sa VYs na umabot pa sa puntong pinagtatawanan sila ng dahil sa resulta ng laban nila noon sa Bren. Ikaw ba naman malabset ka ng inam ng Bren, tapos kamuntikan ka ring ma-zero deaths ng NXPE na nalaglag ngayong season, abay sasabihin talaga ng marami sa inyo, abay kupas na kayo at end of an era na talaga na matatawag. Kaya nga hindi na rin katakataka kung bakit ang mga binoto ng ating mga casters ay parating salungat sa Blacklist, dahil nga inaasahan nilang basado na nga itong team na ito. Pero ang hindi napansin ng marami ay yung bagong flavor ng ube na kanilang inilabas, at malamang sa alamang alam na ng lahat ito, dahil paulit-ulit itong sinasabi ni Wolf. Pero ganun pa man, ganitong-ganito kasi ang gusto ng VYs, na sila ay pinagdududahan ng karamihan dahil mas lalo silang nanggigigil na manalo. Ito yung patunay sa mga salitang kahit sinong ikampi mo sa VYs ay kaya nilang dalhin sa kampyonato. Proven and tested na ito, mga kabatang. At isa pa sa napaka-solid na mindset nila ngayon ay yung sinabi ng VYs na hindi na sila umaasang magkakampyon pa sa MSC maging sa MPLPH. Pero ang kanilang goal o gustong ma-achieve na lang talaga ay ang maging consistent sa kanilang paglalaro. Yung tipong nakakatungtong pa rin sa Grand Finals kahit sobrang dami nang nagdududa. Dahil sa totoo lang, bukod tanging ang duo na lamang nitong BYs ang nakagawa ng ganitong wala ng iba, kaya naman hindi mo maiaalis kung bakit sobrang daming nagmamahal sa duo na ito. Kahit anong hate mo sa kanila, abay intact na ang dalawang ito, mapa-achievements, pera, maging sa solidong fans.
Pero dumako na nga muna tayo sa naging tapatan. Narito ng RSG versus Echo na kung saan sa game 1 ay hindi mo talaga pwedeng bigyan ng Fred Ring itong si Carl dahil ito yung hero na masasabi niyang pang sure win niya talaga ngayong season. Kahit pa binigyan ng Lancelot itong si Erad ay hindi talaga kakayanin ng Fred Ring itong si Carl TC at napatunayan niya naman ito sa kanilang naging laban. Dito sa lahat ng game ay napatunayan ng Echo na talaga namang malaki ang kalamangan nila sa RSG, pero sinabi na kasi ni Coach Yeb ang sikreto para pigilan ng Echo, pero tila hindi ito narinig ng RSG. Dito kasi ay wag na wag mong bibigyan di umano ng damage na XP laner itong si Sanford at wag na wag mo ring bibigyan ng sustain heroes si Carl TC, na ibig sabihin kailangan ma-force si Carl na gumamit ng assassin o hindi naman kaya fighter na jungler. Hindi sa nagiging mahina si Carl sa paggamit ng mga ganitong mga heroes, pero sobrang dominante kasi talaga niya sa mga junglers na sobrang kukunat. Sa game 2 kahit nanalo ang RSG, abay alam nating hindi pa rin naman talaga masasabing lamang na lamang sila sa laban na ito dahil nagmimistulang comeback lang talaga ang panalo na kanilang nakukuha. Pero kung may isang tao na masasabi nating angat na angat talaga sa team na RSG, abay ito nga ay walang iba kundi si Nats na sobrang solid mag-XP lane. Parang si Nats yung version ni Kelra na isang team na parating nag-shine na kung saan sobrang solid siguro pagsamahin ng dalawang ito sa iisang koponan. Silang dalawa kasi yung tipo ng mga players na hindi mawawala ng ambag sa kada laban at masisiguro mo parati na gagawa at gagawa sila ng highlights sa bawat game. Pero ito na nga, yung tapatan ni Carl TC at Erad ay tila masasabi kong no match pa rin talaga. Unang-una pagdating sa retrihan, Carl TC pa rin ang nauuna kumpara sa kanya. Yung tipong nagaharapan silang dalawa at nabibigayan ng damage at pressure sa isa't isa, pero sa bandang huli, na kay Carl TC pa rin ang pagkuha ng Turtle at ng Lord. Pero sa mechanics, dito alam nating una nang sinabi ni Erad na lamang siya kay Carl TC at kung manonood ka namang talaga ay masasabi mong medyo may katotohanan talaga ito na lumalamang namang talaga si Erad. Ang kaso, ang malaking problema sa kanya ay yung decision making na malaki ang ikinalamang ni Carl TC dahil dito mo makikita na veterano at may pusong kampiyon talaga ang isang Carl kumpara kay Erad. At sa usapang Lancelot naman na sinabi ni Erad na siya naman ang mas malakas, sabay paano natin ito malalaman kung takot na takot silang ibigay kay Carl ang hero na ito at samantalang ibinibigay naman itong Echo kay Erad ang Lancelot. Kaya naman yung laglagan nito overall at kung pagbabasehan ng individual skills ay masasabi nating napapantayan ni Erad itong si Carl, pero sa pagiging team player, malinaw na si Carl ang lumalamang kumpara sa dalawa. Kaya naman tatapusin ko muna itong video na ito dahil umabot ng game 5, pero dalawa lang ang mangyayari dyan. Una, maipaghiganti ni Erad si Demon Kai sa ginawa nito last season at mapapatunayang lamang talaga siya kay Carl TC. O pangalawa, si Carl TC talaga ang matatawag nating tagawasak ng pangarap nitong mga RSG junglers at pagpapahingin niya ulit ang jungler na si Erad katulad ng ginawa niya noon kay DK. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa laglagan na naganap sa pagitan ni na Erad at Carl TC. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Digit at big time.